Naranasan mo na bang maloko? O kaya, naranasan mo na bang manloko? Sa video na to, yun yung pag-uusapan natin. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Joy Tolete. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga sign na niloloko ka na pala ng karelasyon mo. Sabi nga nila, pag mahal mo yung isang tao, hindi mo makikita yung mga maling bagay sa kanya. O kaya, minsan, hindi mo nalang pinapansin. O kaya, nagbubulag-bulagan ka. O kaya, tuluyan ka ng nabulag o nagpakatanga. Sa paniniwalang, hindi kanya lulukuhin kahit kailan. Well, sa video na to, yun yung pag-uusapan natin. Sign na niloloko ka na pala ng relasyon mo or asawa mo. Disclaimer again, guys. Sa video na to ay base lang sa aking opinion at sarili kong karanasan. Sign na posibleng niloloko ka na ng karelasyon mo. Number 1, wala nang time para sa'yo. Yung pakiramdam mong parang nanglilimos ka na lang ng attention niya o oras para mapansin ka lang niya. Number 2, nagsisinungaling na siya. Yung tipong hindi na siya updated katulad nung dati. Yung dati na okay pa kayong dalawa, updated siya sa mga nangyari sa buhay niya. Pero biglang nawala yun. Yung tipong pagtatanungin mo siya about sa kanya, ang dami niya ng dahilan para hindi kayo mag-usap. Number 3, mainit lagi ang ulo. Laging mainit ang ulo. Yung tipong kakausapin mo, lalambingin mo, wala lagi siya sa mood. Yung parang mapapatunog ka na, ano pong kasalanan ko? Yung may sinabi ka lang ng isang bagay na tungkol sa kanya, tapos biglang naging big deal na samantalang dati, sinasabi mo naman talaga sa kanya yun. Samantalang dati, hindi naman. Pang-apat, clear all messages. Clear all messages. Nagdi-delete na siya lahat ng mga messages. Messenger man yan, maging text. Mapapansin mo, lahat burado. Madalas, mag-delete all ng conversation. Siyempre, dahil may mga tinatago siyang conversation na hindi mo dapat mabasa. In short, may pinoprotektahan na siyang iba. Number 5, naglagay ng password o kaya paiba-iba ng password sa cellphone o kaya messenger. Siyempre, privacy daw eh. Wala namang masama sa privacy. Pero minsan, subukan mong hiramin yung cellphone niya at makikita mo yung reaction niya kung wala ba talaga siyang tinatago. Laging may load o kaya online pero hindi mo makausap ng mahabang oras. Hindi mo nakakausap, maraming dahilan, kasi busy daw siya, baka busy na siya sa iba o kaya nag-i-enjoy na siya sa iba. Number 7, bigla na lang naging hectic ang schedule niya. Bigla na lang nagbusy-busyhan, sa sobrang busy pati ikaw nakalimutan niya. Number 8, hindi na siya open sa'yo. Yung tipong dati naman, nagkukukwento siya ng mga nangyayari sa buhay niya, nangyayari doon sa work niya, pero suddenly biglang nawala yun. Tapos biglang nanahimik kasi nga may iba na siyang pinagsasabihan ng kanyang mga problema o hinanain. Ang masaklap, doon na siya naging komportable sa iba. Number 9, wala nang gana sa intimate time ninyong dalawa. Yung tipong kubaran mo siya sa harap niya, wala pa rin talaga epekto para sa kanya. Number 10, hindi na magawang mag-I love you sa'yo. Yung tipong ang hirap-hirap na para sa kanya na mag-I love you para sa'yo. Yung tipong kahit ina-I love you mo na siya, sagot lang niya, okay, ang word, diba? So anyway guys, lagi natin tatandaan na lahat tayo nagkakamali. Everybody deserves a second chance. Kung naloko ka na o niloko ka man ng partner mo, kung kaya nyo pang pag-usapan, o lalo-lalo na may mga anak kayo, pag-usapan nyo. Lagi natin tatandaan na hindi tayo lahat perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nadalapa. Ang kailangan lang natin guys ay gabay. Magdasal tayo para hindi tayo matukso at mabigyan tayo ng maliwanag na pag-iisip at tayo yung gabayan ng ating Panginoon. Kung nagustuhan mo yung video na to, pray for you mag-like, mag-comment,
mag-share at mag-comment na rin po below para mabasa ko kung ano yung opinion niyo about sa video na to. Kung hindi niyo naman nagustuhan, it's up to you naman yan. And that's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog and video. Bye!